Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dalawang Pinoy na mangingisda ang iniligtas ng isang Chinese vessel sa Spratlys Island sa West Philippine Sea ayon sa Chinese Embassy. Sa isang Facebook post, sinabi ng Embahada ng China na isang People's Liberation Army o PLA naval vessel na nagngangalang ABA ang hiningian ng tulong ng mga mangingisdang Pinoy matapos masugatan at halos maubusan na ng dugo ang isa nilang kasamahan dahil sa propeller blades ng bangka. Sinuri rin daw ng naval medic ang sugatang mangingisda at isinakay sa kanilang barko para gamuti. Dagdag pa ng Chinese Embassy na mahagi rin ito ng pagkain at medical supplies bago ibalik sa umano'y bahagi ng Pilipinas. Naganap ang pag-rescue sa gitna ng ilang ulat ng ilegal na aktibidad at pangaharas ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Nakaantabay na ang Quick Response Fund o QRF ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga residenteng apektado ng volcanic smog dulot ng Bulkang Taal sa Batangas noong September 21. Ayon kay Assistant Secretary Romel Lopez, nasa 1,500 na Pinoy, kabilang ang mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program for Peace, ang kanilang natukoy upang maabutan ng ayuda gaya ng bigas na lubhang naapektuhan ng volcanic smog o VOC. Yung standby po natin na family food packs doon sa Calabarzon, if ever kailanganin natin uli ito due to Taal unrest, ano po, nasa 79,400, that's equivalent to 49 million. Maliban dito, naglaan din ang ahensya ng non-food items tulad ng family kits, kitchen utensils, kumot at iba pa na nagkakahalaga ng 35 million pesos ang ipamimigay para sa mga apektadong pamilya sa lugar. Samantala, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, kasalukuyang nasa Alert Level 1 na ang lugar at bahagyang bumaba sa 2,730 na tonelada ng sulfur dioxide flux o SO2 ang ibinubuga ng Taal ngayong araw. Ibinunyag ng Bureau of Customs o BOC na kanilang pinapalakas ang mga kaso sa mga personalidad na sangkot sa mga kumpiskadong smuggled na bigas noong mga nakaraang linggo. Ibinahagi ni BOC Chief at Attorney Marlon Agaseta ay sinumite na ang mga record ng kaso sa Bureau Action Team Against Smuggling at kasalukuyan silang nagsasagawa ng profiling sa mga suspect. Gayunpaman, aminado ang commissioner na matatagalan ng pag-file ng kaso dahil sa mga investigasyon at mahabang proseso na kinakailangan bago maisampa sa korte. Cases that will be filed with the Department of Justice is supported with evidence that certainly, magkakaroon kami ng conviction. Dagdag ni Agaseta, nakatuon din ang kanilang atensyon sa mga ongoing active cases. For 2023 alone, nakapag-file na po ang BOC ng 53 cases involving 116 importers and 30 brokers involving forfeited goods amounting to 612,428,739. Formal nang sinimula ng 19th Asian Games sa pamamagitan ng isang engranding opening ceremony sa Hangzhou Olympic Sports Center Stadium sa Hangzhou, China kagabi, September 24. Ibinida ng China ang artificial intelligence at eco-friendly technology. Kabilang narito ang futuristic light show bilang sentro ng opening ceremony. Dumalo sa seremonya sina Chinese President Xi Jinping kasama ang ilang dignitaries mula sa 45 bansa sa Asia. Pinangunahan naman nina Filipino athletes na sina EJ Obiena at Marjeline Didal ang mga kinatawan ng Pilipinas na lumahok sa Parade of Nations. Halos 400 atleta ang lalahok sa Asian Games na magtatagal hanggang October 4. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagkita.